Okay, magandang araw naman po muli sa ating lahat. So, ang topic ko po ngayon is about habang empleyado ka, be productive. So, paano natin magiging masasabi na habang tayo nagtatrabaho, maging productive tayo? Kasi isip ng iba, kapag empleyado ka, productive ka na. So, ibig sabihin lang yun, habang tayo may trabaho, dito masarap magsimula ng panibago na naman nating source of income. Unang-una, may source of income na tayo, yung salary natin. Ngayon, how to become productive again, magdagdag uli tayo. Pero bago tayo maging productive, syempre hindi agad ganong kabilis yan. Kailangan muna mag-set tayo ng goal natin. Ano ba yung goal natin? Syempre, una, gusto natin syempre may dagdag income. So, paano yun? Magkaroon tayo ng business na habang nagtatrabaho ka, pwede mong gawin yun. Diba, pwede kang kumita at despite na nagtatrabaho ka. Halimbawa, sa probinsya ninyo, or kahit saan lugar ninyo, sa probinsya ninyo, halimbawa, malaking bahay ninyo, pwede yung sobrang laki naman, sayang na may space. Hindi pwede mo yung kalahati, paupahan mo. So, income yun. Wala ka dun sa probinsya, pero kumikita ka monthly. So, dagdag yun sa income mo. Kasi hindi naman habang buhay, nag-work tayo eh. Dating ang time, magre-retire tayo. Ngayon, sa pagre-retire natin, meron tayong mga SSS, or sa mga empleyado ng government naman, GSIS. Ang tanong doon eh, sapat ba siya sa mga gagamitin natin pagdating ng takdang panahon? So, walang makakaalam noon. Maaring pwede, maaring oo, maaring hindi. Most of the time, hindi. Kasi minsan may mga loan or may mga utang na nababayaran pa. So, para maalis tayo sa ganong sitwasyon, habang tayo nagtatrabaho, despite alam natin sa pagtatanda natin, pagretiro, meron na tayong income, pension, despite meron pa rin tayong dagdag income. Yun yung kailangan habang ngayon, productive tayo. Paano gagawin nyo? Kasi tandaan natin, mag-set tayo ng goal. Tapos, ano simula? Savings. Kasi bago ka magkakaroon ka ng business or magpapagawa ka ng paupahan sa inyo, kailangan mo siyempre ng pera, ng panggasto. So, paano yun? So, you have to save money first. Ngayon pa meron ka nang naisave. Kasi kung sa banko mo lang ilalagay yan, magkano lang annual ang kita, napakaliit. Talagang ilang percent lang. I think 1% annually. Depende kung naka-time deposit yan. So, ang liit lang. Kaya kailangan medyo mag-aralin natin kung paano natin isi-set up yung ating goal. Kasi kailangan naka-plan. Laging may plano, like yung sinasabi yan sa mga dating pang-vlog. Ngayon, ano yung una? Siyempre, you have to say, pero dapat nag-aaral ka. Kailangan kasi pwede kang magtanong or something, you have to self-study. Una, you have to buy books. Maraming books na talagang special about business. Kasi yan ang ginagawa ko yan. I buy a lot of books. Like, ito nga yung una kong books na sinasabi. Papakita ko sa inyo para. So, ito yon yung Rich Dad Poor Dad. Ayan, yan yung aking books, Rich Dad Poor Dad. Kuno, marami na nakakabasa nito. Talaga namang very about sa business, paano ka maging financially free. So, kailangan kasi nagbabasa tayo kasi ang learning kasi continuous process yan. Hindi po pwedeng hindi lang sa mga kapaignain ko, ng mga security guard. Please, habang maaga pa, dapat mag-aral na kayo about business, about financial literacy, paano ka makakawala. Kasi ang trabaho natin, hindi ganun na sabi magtatagal ka dyan. Although kung magtatagal ka, mas maganda. Kasi sa mga 5-9, halos more or less, magagandang sweldo niyan kasi 12 hours ang trabaho niyan. Kasi mga pag nasa talagang standard na, mas sa 30 plus. Dahil mo net mo na is 29 or 28K a month. So, ang laking bagay. Pero kung minsan, baon sa utang kasi hindi kayang i-manage. Kaya ang sabi nga, wala naman sa laki ng sweldo yan eh. Sa paano ka mag-manage? Ang laki ng sweldo mo, may ipon ka ba? Wala ko. So, maliit ang sweldo pero may ipon. Kasi marunong siya mag-manage. Yun lang yun. Wala yan sa laki ng sweldo. Kasi ang mentalidad ng iba, lipat ako ng trabaho, mag-a-apply ako kasi liit ng sweldo. Kasi sabi nga, kung dun sa maliit, hindi mo kayang i-manage, paano kaya sa malaki? Sipin natin. Pero kung makikita mo ang tao na sa maliit pa lang kaya niya i-manage, at lilipat siya doon sa malaki, kayang-kaya nang i-manage yan. Kasi kung sa maliit, nagkaklagahaw kam sa malaki, hindi ganun kadali. So, kailangan talaga may paghahanda. There is a plan. Napakalaga ng plano. Kaya, kailangan talaga mag-aaral tayo. Hindi po pwede nakukuha lang to sa ganito, ganyan. Kailangan talaga may pag-aaral. So, mag-read, magbasa tayo ng mga books. Napakahalaga niyan dahil matututunan.
Like yung ito ngayon, Juan Disiplinado ko, basahin nyo, napakaganda po niya, pati po itong aking binabasa ngayon na books. Itong 7 Habits of Highly Effective People, ayan. Napakaganda yung mga concept niya. Ito yung inspirational na matututo ka paano mo dadalhin yung kung meron kang savings or habang ka nagtatrabaho mo, paano mo isi-set up. Tapos, una pa, ito pa yung pinaka-the best natin kasi kaya ako pinapag-ano yung ating mga ka-5-9 na talagang mag-set sila ng goal nila. Mahirap tayo, kunyari, pamilyado ka, mahirap tayong umasa sa ating mga anak pagtanda. Lalo naman siguro kung wala kang anak. Diba? Kasi ang anak hindi assurance pa rin. Lagi nating tatandaan. Kasi minsan naririnig ko sa mga guard ko na may anak na ako, yun ang magpapag-aalaga sa akin pag ako tumanda. Ang daming nabibigo sa ganyan. Kung minsan makikita natin ngayon ang mga anak na sa mga magulang pa. May apo na, nasa magulang. Hindi masama yun kasi diyan tayong Pilipino, mapagmahal talaga tayo. Pero kung titignan natin sa pagtanda natin, ito kung ito yung concept paano na. Diba? So, ang hirap nating iasa. Kaya mas maganda yung old na andyan sila, hindi naman tayo pababayaan niya. Talagang totoo naman yan. Kaya lang, iba pa rin yung talagang, ay paano ko nagkapamilya din yan. Tapos salat din, nakatulad natin, halimbawa, hindi rin nakapag, ano na magandang trabaho yan. So, saan kukuha na para isuporta sa iyo? Wala. Kumbaga, by chance, ang mangyayari, marami akong kilalang ganyan. Na yung talagang mga bata pa sila, yung kanilang anak, kung asikasuhin nila, halos talagang ibinibigay. And yet, nung tumanda na, meron akong talagang kasama dati niyan. Ngayon, yung pagtanda niya na, hindi na siya nilingap ng kanyang anak. Nag-Japan yung anak niya. And yet, bumabalik dito sa Pilipinas para doon ibenta yung bahay na nabili. Imagine mo doon nakatira ang magulang na. So, kung pagbabatayan mo, hindi talaga assurance ang pang-anak. At saka dapat hindi naman talaga. Anak yan, dapat yan, ibigay mo yung responsibility mo. Hindi mo inanak yan para ikaw ay tulong, alagaan. Pwede naman kasi ano yan, obligasyon na ng anak yan, hindi na kailangan pang sabihin yan. Kaya lang, pinupoint out ko dito, maganda pa rin yung may sarili kang savings na sa pagtanda mo. Sigurado pag may savings ka, pag-aagawan ka ng mga anak mo. O, totoo yan, hindi ito isang biro lang. Kaya kailangan habang tayo nagtatrabaho, huwag natin iasa. Maganda yung may sarili ka para at least kahit bibigyan ka ng anak mo, iba pa rin yung kaya mong tanggihan anak para sa'yo na lang. Sana ko meron pa ako dito, may pera pa ako dito, 'di ba? Hindi yung parang isa kasi nakikita ko sa ibang magulang nag-aawa, nag-ano lang eh, nagmamakaawa na lang sa mga anak. Hindi ganoon, kailangan tayo din mga anak. Ibigay natin yung best sa magulang natin habang nabubuhay pa. I mean, habang nandiyan sila kasi lahat naman tayo lilipas sa mundo na 'to. Sabi nga nagka-camping lang tayo sa mundong ibabaw. Wala tayo ditong sabihin mo lifetime, wala. So kailangan habang nandiyan, ibigay yung best. Ilang naman ang kailangan eh. So, pinupoint ko lang habang tayo nagtatrabaho, maging productive tayo. Huwag tayong mag-waldas, huwag tayong ano. Kung baga kung yung mga importante yung unahin natin. May time. Sabi nga, pag naka-financially free ka na, you can do everything. You can travel. Diba? Hindi yung lagi nilang tsaka na lang, wala ngayon, walang ganyan. So, napakahalaga nun. So, parang pinaka-the best niyan, lahat sumubok tayo. Huwag tayong matakot na sumubok. Kasi iba dyan, takot agad. Ayaw agad. Gusto agad, baka, puro baka. Huwag tayong mag-negative. Kaya nga pinag-aaralan eh. Kasi pag pinag-aaralan mo yan, nakita mo yung concept na papasukin mong business, hindi, huwag kang matakot doon. Ang matakot ka, hindi ka susubok. So, dapat napakahalaga yung may determination ka. Maging productive ka sa buhay. Lalo habang ka nagtatrabaho. Ang ganda ng potential habang ka nag-work, mag-set ka ng business. Kasi may pangbala ka eh. Kumbaga, kunting nag-glad ng konti, so kaya mo ayusin. Kasi meron kang income na pwedeng gawin dyan. So, ganyan. Ako may mga sineset ako na sinisimulan. So, sa susunod kong mga vlog, i-reveal ko yan kung ano yung mga yan. Gusto ko makita nyo na in real. Kung baga totoo, hindi sa kwento lang. Ito, papakita ko. Ito yung ganyan. Ito yung ganyan. So, ganun. Kasi parang gusto ko kasi makaano dun sa mga 5-9 na maturuan kung paano nila i-handle yung kanilang mga kinikita. Sayang. Nakikita ko sa ibang mga 5-9 mga security. Magaganda yung sweldo nila. Kaya lang, hindi nila kayang i-manage kung paano. Kaya laging kulang ng kanilang mga pangangailangan. So, yun na napaka-ano doon. Kaya huwag tayong matakot. Lagi mong tatanday kung sasabihin pa ulit-ulit na ang sumubok at nabigo, hindi tunay nakabiguan niya. Normal lang na nabibigo tayo pag sumusubok. Pero ang hindi ka sumubok kailanman, yan ang tunay na kabiguan.